Avengers Infinity War ay tumabo sa takilya. Kumita ng humigit sa 2 bilyong dolyar sa buong mundo. Kaya naman pinaka-aabangan ang kasunod nitong kabanata, ang Avengers Endgame. Kaya naman samahan niyo ako upang ating tuklasin ang 10 katotohanan tungkol sa pelikulang Avengers Endgame. Number 10, ang bagong Hulk. Sa isang interview, sinabi ng aktor na si Mark Ruffalo na ang pelikulang The Avengers Endgame na ang huling beses na siya ay gaganap bilang The Hulk. Kung totoo nga ito, ay sino sa inyong tingin ang susunod na dapat gumanap bilang The Hulk? Number 9, ang ibinayad sa aktor na si Chris Hemsworth na gumanap bilang si Thor ay 15 milyong dolyar o tumataging ting na humigit 765,000 piso. Number 8, bagong kasuotan ng ating mga bida. Sa trailer na inilabas ay halos walang detalyeng makuha kung ano ang magaganap sa mismong pelikula. Ngunit ang ilan sa ipinakita ay ang bagong kasuotan ng ating mga bidang natira sa pelikula. Number 7, ang bagong armas ni Thanos. Naglabas ang Marvel ng bagong laruan kung saan makikita na may bagong armas ang kontrabidang si Thanos. Ito ay ang espada. Ang espadang ito ay magkabilaan ng talas na kayang kumitil ng higit sa isang kumpas. Number 6, nang inilabas ang trailer ng pelikulang Endgame ay umabot ito sa 289 milyong view sa loob lamang 24 na oras. Tinalo nito ang unang inilabas na pelikulang Infinity War na nagtala ng 230 milyong view sa unang 24 na oras mula nang ito ay inilabas. Number 5, ang pelikulang Marvel Endgame ay may habang 3 oras at 2 minuto o 182 minuto. Ito ay ang may hawak ng pinakamahabang pelikula sa kasaysayan ng pelikulang Marvel. Number 4, kung kayo ay napapaisip kung saan ginawa ang pinakamalaki at pinakamahabang pelikula ng Marvel, ito ay sa studio ng Pinewood, Atlanta. Isa pa sa mga pinagshootingan nito ay sa Fayette County sa Georgia sa bansang Amerika at sa downtown at Metro Atlanta maging sa New York. Ang lahat ng ito ay sa bansang Amerika. Number 3, ang IMAX. Ang mga direktor na si Anthony at Joe Russo ay dinirek ang mga pelikula gamit ang IMAX ARRI 2D ng mga kamera. Sa kauna-unahang pagkakataon, maging sa Hollywood ay ang isang pelikula ay ginawa gamit ang purong IMAX digital na mga kamera. Number 2, ang ibig sabihin ng Endgame. Para sa mga fans na nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng salitang Endgame, ito ay ang eksplanasyon. Ito ay tumutukoy sa pinal na yugto ng isang laro. Isang halimbawa dito ay ang larong chess. Sa bahaging ito ay iilan na lamang ang mga pawn na nalalabi. At dahil iilan na nga lamang ang natitirang mga Avengers at kalahati na lang buhay na naiwan sa buong universe, ang Endgame ay tumutukoy sa huling bahagi o yugto ng isang labanan. Number 1, nang sambitin ni Dr. Strange ang salitang Endgame. Isang nakaiintrigang salitang binitawan ni Dr. Strange sa unang pelikulang Infinity War bago iniabot ni Dr. Strange kay Thanos ang Time Stone ay sinabi nito kay Tony Stark o kay Iron Man na we are in the Endgame now o tayo ay nasa huling kabanata na ng laro. Ano kaya ang ibig sabihin ni Dr. Strange sa sinabi niyang ito? Isulat lamang sa comment section sa ilalim at akin po babasahin. Ang pelikulang Ender's Game ay talaga namang isa sa pinakaaabangang pelikula ngayong taon. Kung ano ang kahihinatnan ay malapit na po nating malaman. At yan ang 10 katotohanan tungkol sa pelikulang Avengers Endgame. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin po kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.